Okay guys, hello mga po, hiningal ng lola, another delivery from Shopee, this time eto na, ito yung sinasabi ko sa inyo na binili kong studio lights with camera holder. So tignan natin siya kung ano ba, kasi I'm opening it for the first time, kanina ngayon lang dumating, makikagad ako dito kasi I have an schedule itong 2 PM ng gupit. So, kailangan natin itong ma-review ng tama kasi medyo alam mo na, ayan o, oh, yung karton eh, para pinagsalampakan na naman ang mundo. But anyway, mukhang matibay naman itong karton na to. At saka, mukhang okay naman yung ano, kasi staple talaga, company talaga o. Oh. Ayun o, oh. Hindi siya yung tipong binuksan, tapos inano, tapos tinape ulit. Kaya naka-staple, so bear with me ha. Ah, hindi, I'm wrong. It was already pre-open. Parang in-inspect siya. Pero sana naman walang ano. This is from Shopee. Then I'll put yung price at saka yung description ng site sa ano, description area. Ano ba to? Wait. Ah, this one yung ano, yung part na lagyanan ng camera niya. Ano po, Diyos ko, sana po walang nawawala. Kasi parang ano eh, in-open na siya eh. Oh, di ba? So, ito yung parang, ang alam ko, there's something here to hold the camera, parang ano eh, parang, ayun o, ito, ayan. Meron pang ilalagay dito, but anyway, ito muna, ayan ha. Then, tingnan pa natin yung iba. Marami tong parts. Ah, ito yung para sa camera. See? Lahat naman naka-plastic, ito's new. Wala naman tayong masabi dyan. Ah, be spring-loaded din. Okay na rin yan. Kasi cellphone lang naman muna ang gagamitin ko. Eventually, papalitan ko rin ang tablet. Kasi pag malayo kasi yung camera, hindi ko naman talaga makikita na. So, paano ito mga ilalagay dito? I have this one. Pero parang mali itong isa. Parang baliktad yung pagkakagawa ko. Paganon siya. Ah, talaga siyang paganon. Kasi ito oh, may parang slot dito. Ayun. Oh, di ba? And then, itong slot naman dito. Para dito. O di, malalagay na natin yung camera natin. Whichever you prefer. Pero meron pa siyang slot dito sa likod. So, pwede rin pala siya doon. Di ba? Tingnan natin. Pag ginanyan mo siya, pwede mo siyang higpitan dito para kung saan mo siya itutuon. Yan. Tapos adjustable. Ip! Ayaw ko magdumi dito. Adjustable din yung kanyang ano, oh, yung kanyang angle. Oh. Ganda. Ang ganda. Actually, I bought this only 1,500. Tapos pwede siyang ito yung natutuwa ko sa kanya. Pwede siyang ibaba. Pwede siyang ano, mamaya i-ano natin na, ibuo natin. For the meantime, parts by parts lang muna. Ha? Tabangan di dito. Ay! Ito ba? Something na karton pa. Ayun, may ilaw! Yung pinaka-ilaw niya. Ayun! Oh, di ba? Yung pinaka-ilaw niya. Naku, may USB ba ako dito nadala? Okay. Pero yung ilaw niya, wala na sa karton, ha? Wala siya, di ba dapat it's supposed to be here? Pero wala, naka-out siya sa karton, no? Parang there's something... naku ha. But anyway, kung gumagana naman, wala na akong complain, di ba? Teka, sandali. Kuha tayo ng USB. Tayo lang ako sandali. Yeah. Okay. So, ito may USB. Test muna natin tong ilaw. Just to be sure, kasi natural. In fairness, mahaba yung pinaka-cord niya. Napakahaba. Alam niyo, isa pang gusto kong bilhin, kasi since malapit talaga ako dito sa bubong eh, isa pa lang dapat kong bilhin siguro dito is yung pampalamig. Para hindi ako naiinitan. Although may fan naman ako, mainit pa rin dito kasi this is a mezzanine eh. Malapit to talaga sa bubong. Testing natin kung paano ba ito. Kasi meron siyang controller eh. Oh. Ah, may dimmer siya. Tapos parang may something-something na ewan ko.
Parang may araw-araw, tingnan nyo. Oo. Oh. Tapos tingnan natin, gumawa na ako ng saksakan dito kasi alam ko nang darating yung panahon ng ganito eh. Okay. Nag-ilaw naman siya. Check natin. Tring! Oh! And then, what? Pwede siyang... Yun na? Yun na yun? Sagad na yan? Wait. Ay, tapos pwede mo na lang gawin, i-dim. Ah, yun na pala yung pinaka-max out niya. So, pwede siya yung pang malapitan. Anyway, marami naman akong ilaw eh. Ang habol ko lang naman dito is huwag akong manilaw during na nag-video ako. Tapos, parang saan kaya itong isang pindutan? Test natin. Wow! Oh, meron siyang ano? Nagiging dilaw! Ano pa meron? Ah, combination ng dilaw at saka puti. Oh my God! May temperature siya, may Kelvin temperature siya. Ibig sabihin, pwede mo siyang i-mix-mix kung depende sa, halimbawa, yung gusto mong mangyari sa kulay ng skin mo or complexion mo or something like that. Oh, maganda! Diba? And then, let's turn it off. Okay. Tanggalin ko muna, baka bumagsak, mamatay yung ilaw sa taas eh. Kasi napaka-flimsy pa nitong pagkakagawa ko. But anyway, di-develop ko pa naman. Dito ko nalang tanggalin. Ayun. And then, tingnan natin itong pinaka-base niya. Ito yung parang pinaka-paa niya eh. Oh, may ano, may bag pa. Oh. May pabag si ano, may pabag si kuya, di ba? Mukhang mamahalin ko ng todo to. Mukhang I love it na. Tignan nyo, ang ganda. Di, ibig sabihin, all of this, pwede kong dalhin ko kahit saan. Eh, nagme-makeup pa naman ako kung kani-kanino minsan. Ah, pagkambang yung may mga talagang nakapilit sa akin na lalabas ako, tapos mag-hair and makeup ako. Pwede ko rin kasi itong magamit, kaya pinili ko rin. Kasi na-experience ko before, yung sa pamangkin ko nung nag-hair and makeup ako, Diyos ko kami yung pinakakawawa doon. Wala, man lang kami kailaw-ilaw. Cellphone light ang ginamit ko, ang dilim-dilim ng area. But anyway, tingnan natin, paano ba ito? Mga darling, bagong anto ha, hindi ko talaga ito alam paano gamitin. So, parang hula-hula lang. Ah, ayun. O, para siyang umbrella. Ay, ang taray. So, pwede mo siyang... Actually, pwede mo siyang i-kitted. Diba? Kailangan mo malaking space, di ba? Pwede mo siyang i-kitted. Pag kinikitted mo siya, naturally, mas... may hanggang ganun lang. Pero natural, mas maganda yung white base of support, di ba? Para hindi siya tutumba. Ay, maganda. Maganda talaga siya, ha? Tingnan nyo, bakal. Kaya lang, the only disadvantage is few items left. Pero ako sa inyo, bilhin na kayo, guys. Tapos, may humahaba din siya. Ayun lang, may limit. But that's not bad. Kasi meron naman siya dito, eh. That's already not bad. Kasi pwede rin naman humaba ito. So, ganyan ang kalalabasan niya, oh. Set up natin, ha? Pause ko muna to. Isi-set up ko lang, guys, ha? Guys, medyo na-excite ako kaya hindi ko muna nabuo. Kasi nakakita ako ng third tube, oh. So, ibig sabihin, pag nilagay mo siya sa sahig na ganito, tatlo, ganyan siya kataas, guys. Napakataas niya. So, pwede talaga kahit standing. Yung bawa, yung scenario na gusto mong ma-videohan is nakataas siya, nasa mataas siya. Pwede. Kaya lang, the only thing na pinoproblema ko ngayon is parang hindi ko naman alam kung paano siya higpitin. Kasi... parang wala doon sa ano, sa instruction na paano kaya ito hihigpitan. Yun ang problema ko ngayon. Wala na rin kasing accessories o items na pwedeng panghigpit. Kundi itong isa lang na ito. Pero dito, wala siyang accessory na panghigpit. Anyway, tingnan ko muna. Subukan kong i-set up and then papakita ko sa inyo kung paano ko nagawa ng solution. Okay guys, ganito pala yon. Ito pala, sorry. Ito pala ang pinaka ito. Ito pala ang pinakahigpitan niya. Kaya lang dito, sa kwarto ko, wala akong screw. So, parang ganyan ang idea niya, oh. Siya yung pinaka-stopper, and then hihigpitan mo siya dito. Then, ganun din dito sa isa. Ayan, nabawa ito, di ba? Nakita nyo to. Hindi pala yan para dyan. Ibababa pa pala yan. Para, ayan, pag binaba mo siyang ganyan, siya rin yung magiging stopper naman doon. So, guys, ang taas, oh. Ang taas. Hindi nga lang sakop ng camera ko, pero I'll try, ha? Pero check ko yung camera ko kung ayun, no? Ang taas, di ba? Aabot na hanggang ano. So, ganun siya kataas. And then, guys, ito. Nakita nyo to. Pwede mo itong i-shoot dito. Kaganyan. Dito natin lagay, no? Wait lang. Ito munang ilagay ko. Since sa sobrang taas niya, is kulang naman ako ngayon sa space.
Wait lang po. Okay, post ko muna ulit ha. Bubuoyin ko na talaga. Okay guys, nagagilap muna ako ng screw. And then ngayon, papakita ko na talaga sa inyo. Promise. Unahin muna natin tong swing arm na to. Ito yung nagkadala ng camera eh. Kailangan ko palang tanggalin ito. Oh my God! Hindi siya screw! Ay, yung screw. Kala ko hindi siya screw eh. Pahapana na lang ako. Gagilap na naman ako. Tapos, tatanggalin muna natin tong pinaka-plastic na to. Ay, akong plastic, pinahirapan mo ako. Medyo, pag wala kang technical know-how at ano, medyo mahina ang iyong kakayahan sa pag-iisip eh. Medyo mahihirapan ka. But anyway, madali lang naman talaga kung tutuusin mo. Kaya lang, syempre. Wait lang, pause ko na, bubuhin ko na lang. Okay guys, natanggal ko na yung dapat tanggalin. So nakikita niyo ito. Dali, medyo pinawisan ng lola. Grabe. Init? Nakita niyo po ito. Dito ito nilalagay talaga. Lang ha. Ayun. Mali kasi yung pagkaka-setup ng delivery. Dapat kasi ito, nakalagay ito dito oh, sa dulo nito. So nasa base siya. Tapos pag naihigpit na natin ito dito. Ay, tanga, wala pala tornilyo. Ayun, o. Oh. Higpitan natin na. Ay! Laglag pa! Ay, ano ba yan? Naganda laglag na. Wait lang. Kulutin ko. Naku. Kailangan ko munang i-post. Ang hirap. Sandali lang. Okay, guys. Medyo na-manage ko na. Higpitan ko na lang. Ayun. So, pagka nahigpitan mo na to, kakapit na siya eh. Ayan o, kumapit na siya. So, ito na lang ngayon ang ilalagay mo. Ganun. Tapos, ito kasi ang higpitan niya eh. Pagka okay na tong base na to, which is pwede mo nang higpitan dito kasi mamaya kasi biglang bumagsak. Ito naman yung higpitan sa pinaka-base. Yan. Okay na. Then, ito yung pinaka-nandito ngayon. Eh, since mababa naman itong lugar ko at hindi ko naman ito magagawang taasan, ito yung pinakahigpitan niya pang angat pang baba. Ito, ito. Ngayon. Eh, since mababa lang yung lugar ko, hindi ko siya pwede masyadong iangat at masyadong ibaba. Isa lang, dito ko siya ikakabit kasi actually meron pa siya dito pangatlo eh. Mataas siya talaga. Sobrang mataas. Siguro mga, kung titignan ko mga 5 feet to, plus ito, siguro apat siya mga 8 feet. Pagkaano, hindi ko lang sigurado ha, more or less, estimate ko lang naman yon. Tapos isushoot ngayon natin ito dito oh. Ay, ano ba yan, pyrofa naman. Parang mali, wait lang ha. Ayun, doon sa ilalim pala siya isushoot. Wait lang, baba ko muna tong pinaka base. Wait lang ha, aralin ko ulit, ang hirap. Pero okay lang ko konti yung parts, pero siguro medyo may pagka ano lang, mahihigpit pa kasi virgin pa eh, sandali lang, pause ko lang. Okay guys, kaya pala hindi ko ma-shoot kasi may parts siya na talagang hindi para sa kanya. Siguro, ewan ko ba't nasali lang, pero palagay ko may purpose din naman to para dito. Ayan o, dito siya eh, ayan o, ganyan. And then, kaya lang, pag nilagay ko naman siya, hindi naman shoot tong isa. Kaya nalilito ako kung para saan siya. But anyway, check natin. Baka may purpose naman. Kasi pang ano siya, pang higpit siyang ganun. Hindi ko naman alam kung ano yan. Pero hindi ko siya dapat ikabit. Di, hindi ko na lang ikakabit kaysa naman problemahin ko. And then I found out na hindi pala siya pwede dito sa second tube. Sa third tube lang siya pwedeng makabit. Kasi masyado siyang masikip dito sa second tube. I did try na talagang ano siya, ilagay. Pero wali eh. Ang hirap eh. Oh. Hindi siya shoot eh. Oh. Ayaw, masikip. It's a virgin. Sandali. Dito na lang talaga siya sa third tube. Dito kasi sa third tube, parang okay lang siya. Ayan, oh, shoot na. Tapos, pwede ko na siyang higpitan. Oh. Ayaw, pwede na siyang ma-adjust-adjust ngayon. Ayan, oh. Ayan, sabi ko sa inyo. Ayan, oh. Diba? Pwede na siya ma-adjust-adjust. Using this din naman siguro. Ito yung pinaka-higpitan. Parang kung saan ko lalagay yung camera, lagi na lang nakatuon doon. Anyway, lagay na natin yung second tube. Post ko muna, then buuin ko na talaga. Okay guys, nabuo ko na siya. Kung makikita nyo, ito na yung paa. Ito na yung pinakakatawan. Ayan siya, oh. Tapos ito yung adjustable na ano.
para sa cellphone. Pero next time, bibili ako ng para sa tablet. Actually, meron ako nabili, kaya lang hindi ko muna papakita. Kasi simpleng material lang naman eh. Medyo ibababa ko pa siya ng konti kasi masyado siya mataas para dito sa bahay ko. So ibaba na lang siya natin ng konti. Or baka itong maliit na tube na lang ang gamitin ko. Tapos plus ito, pwede na, sapat na. Kasi ito na yung ilaw. Meron siyang lagayan dito eh. Kaya lang may ganito. So hindi ko alam kung... Tingnan natin ha. Hindi siya kasha, guys. Ay, subaba pala iniikot. Okay. So, ito yung pinaka parang lock lang niya pag hindi mo siya gagamitin. Tapos, pwede mo rin siyang i-adjust yung ilaw, oh. Yan. Diba? Pwede na ngayon natin gamitin yan siya. Gamit ko na to ngayon. Hindi ko siya, teka, ilalayo ko siya, tapos iharap ko sa kanya yung camera para ma-appreciate nyo talaga kung ano yung pinaka, ano niya, yung pinaka itsura niya, ha? Ayun, oh, nakita nyo na. Ayun siya. Pakatamaan yung electric fan ko. Ayan. So, yun yung pinaka-ilaw. Ayan yung pinaka-ilaw. Ito yung pinakalagyanan ng cellphone. And then, yun yung pinaka-stand niya. Maganda siya. Highly appreciated ko siya. Simple yung mekanismo, pero maraming tulong ito. Kung mapapansin nyo, no? Teka, sandali ha. Bababa ko tong isang holder ko. Hindi ko nila papakita yung pinaka-base niya. Kasi kung mapapansin nyo, pwede pa tong iangat, oh. Ganto siya kataas, eh. Angat ko, ha? Ayan. Oh, sobrang antaas niya. Sobrang antaas niya. Abot kasi siya sa bubong, so hindi ko na siya muna itataas, pero pwede pa siyang tumaas. Tapos na-adjust-adjust din yung pinaka-lights niya kung saan mo gustong i-ano. May mga higpitan siya. Hindi nga lang siya automatic, kaya talaga hinihigpit-higpitan mo. Pero maganda. Kasi makakatipid ka sa space. At saka itong pinaka-gusto ko, itong lagyanan ng camera na to eh. Kasi pwede mo siyang i-adjust, pwede mo siyang ibaba. Pwede mo siyang iangat. Pwede mo rin ito lagyanan siguro ng mic kung gusto mo yung mic ang ilalagay mo since meron naman akong extra na lagyanan ng camera. Ito kasi isang ano ko to, parang ano to eh, parang monopod na parang combination with something na ano, pang camera. So maganda siya, guys. Highly recommended ko. Pakita ko sa inyo ulit ha, itatagilid ko. Kaya lang, as I have said, medyo ano na siya, mawawala na siya ng stock. Kung ako sa inyo, bumili na kayo. Limited lang kasi yung stock niya. 1,550 plus ko lang to nabili, guys. Sulit na sulit. Peg na peg. Anyway, guys, thank you. Thank you, guys, ha. Ito na yung pinaka-ilaw ko ngayon dito sa pinaka-studio ko. Tsaka lagyanan ng... pwede ko rin lagyanan ng mic, eh. Yung stand na to, pwede ko i-attach dito yung lagyanan ng mic ko sa baba. At the same time, lagyanan na rin ng cellphone. Thank you, guys!